Kailangan ko yung 10 million ngayon. Padala mo kaagad sa Apex. Jerry? Jerry! RJ, I heard what happened at your wedding. Si Carlos ang may kagagawan nito. May alam ka ba dito? Wala. Busy ako bilang doktor. Kaya nga ako nandito dahil may patient akong kinoko-manage. Tingin mo may oras pa ako para alamin kung nasa si Carlos? Sobrang close ka kay Carlos. Lagi mo nga siyang binibisita dun sa mental health facility. Mas marami ka pang dalaw kaysa kay Harry. Hindi ko naman dinideny na lagi kong binibisita si Carlos. Pero hindi ko siya nakakausap ng maayos, lalo na sa kondisyon niya. So isa ka rin pala sa mga niloloko niya. Ate, ano sinasabi mo? Matagal na tayong niloloko ng Carlos na yan. I just came from the police station at nakausap ko yung nurse na kasabot niya. At sinabi niya na hindi totoong may schizophrenia si Carlos. Nagpapanggap lang siya. Ano? Kaya siya nagpapanggap para hindi siya makulong. At para makaganti siya sa'yo and eventually get Lynette back. Kaya nga niya sinira yung kasal mo eh. It's a very elaborate plan. Imposible na wala siyang kasabwat dito. RJ, ba't ganyan ka naman makatingin sa akin? Wala akong alam dyan. Hindi nga ako nakakita ng sign na pinipeking niya lang yung baliw-baliwan niya. Sigurado ka? Oo! Oh, nagsasabi ako na totoo. Wala akong alam dyan. O Beng, wala siyang alam. Nakausap ko na yung nurse at ang sabi niya, sila lang dalawa ni Carlos ang nag-uusap tungkol sa mga plano niya. Di ba kita mo? Di ba? Sabi ng ate mo, wala akong alam dyan. Unless, of course, umihingi siya ng tulong sa labas. Diyos lang naman. Wala akong alam dyan. RJ, wala. So kung totoong hindi baliw si Carlos, posibleng siya may hawak kay Annalyn at humihingi siya ng pera kapalit ng buhay ng anak ko. Nasa OR pa siya ngayon. She's gonna survive this. O sige, babaltaan na lang kita. Ingat. Zoe? Husband ba yun ni Katie? Nakakuha na daw siya ng flight pa uwi dito. So baka mamaya nandito na siya. Ayun, sakto! Baka by then, nasa recovery room na si Doc Katie. Oo nga. Ano kaya kung dalhan natin siya ng paborito niyang pagkain? Tama, tama. Ano bang paborito ni Doc Katie na pagkain? Alam ko yan. Doc Neneng, tsaka fishbowl. Lagi ako inutusan nung dati. Regan, naaalala ko yan. Paborito niya rin yung burger tsaka yung pansit. Lagi nasa handaan yun eh. Lagi nasa handaan yun. Sige, tapos, pagka-recover na pagka-recover niya, dali natin siya sa video game. Hindi pa mahilig naman tayo. Pero guys, huwag niyong kagalingan. Para siya yung 100. Yun din ang naisip ko. But then, what are we going to do about it now? Di ibigay natin yung gusto niya. You can't do that, Obeng. RJ, tama ate mo. Baka mapahama ka. Baka may binabalak si Carlos. Para makuha ka niya. Di ako ang harapin niya. Ibalik lang niya sa akin si Annalyn. Obeng! You can't do that! Paano kung maulit na naman yung nangyari kay Papa? Hindi ba noon nagbigay ka ng pera? Pumayag ka sa ransom money na hinihingi nila. Pero hindi naman natin nabawi ang Papa kaagad. Pero nakuha nila yung pera. Paano kung ngayon gano'n na naman ang mangyari? Obeng, baka mapahama ka. Alam mo namang tuso si Carlos. So anong gagawin ko, ate? Hindi naman pwede na pabayaan ko lang yung anak ko. Obeng, alam ko that Annalyn's life is at stake. But you're also putting your life at stake. Siguro ngayon dapat humingi na tayo ng tulong sa polis. No! Yun ang hindi mo dapat gawin, ate. Malinaw ang usapan namin na ako lang ang pupunta para mabigay ng pera. Ayoko ilagay sa peligro ang buhay ng anak ko. Eh, paano kung ikaw naman ang mapahamak? Wala akong pakialam! Obeng! Sure. Kaya natin siya malahan. Anong update? Nasa ICU na ba si Doc Katie?
She's gone. Doc, Katie did not make it. She's gone. No. Several years, therefore, gamitin yung mga utak nyo. Huwag nyo akong tatanungin ng mga walang kwentang bagay. Second, bawal bida-bida. First year kayo, nasa pinakababa, utusan lang kayo. Sumunod kayo sa protocols and respect your seniors. Matuto kayong makibagay. Third, bawal mabagal. Marami kayong pasyente, kaya dapat mabilis kayong kumilos. Pag tinawag po kayo, lapit agad. Because I assume, hindi kayo pinaglihi sa pagong. Fourth, bawal magreklamo. Ayoko ng sumbongera. Kung pagod kayo, matulog. Pero bawal tulog mantika at bawal managinip, wala kayo sa mga bahay nyo. Fifth, bawal kayong mamatayan. Dahil pag namatayan kayo, patay kayo sa akin. Pwede nyo na rin kunin ang keycard. Yay! Ay, talento ko ang Rita! Ha ha ha!